sama kabayan, magandang umaga sa ating lahat. Ngayon, ang gagawin natin ng video ay magbubukas tayo ng item. Ngayon, iba kasi sa hindi pa nakakaalam, isa akong kusinero. Tapos, naranasan ko na rin gumawa ng mga Japanese food, sushi, teppanyaki, robotoyaki, tamaki. Tapos, naranasan ko na rin yung Thai cuisine. Tapos, nung nasa Dubai ako, nagluto din ako ng Italian food. Ngayon, medyo nakita ko yung weakness ko na medyo kulang pa talaga yung kaalaman ko sa paggawa ng matamis. Kaya ngayon, naisipan kong mag-practice o mag-aral ng mas maigi pa sa paggawa ng matamis. Kaya dahil doon, nagpasya akong bumili ng food mixer. Tapos, dahil Christmas ngayon, itong binili ko na food mixer na to ay isa na ring regalo ko sa asawa ko. Saka ngayon guys, bubuksan natin yung kaarating lang na item. Kumbaga, magamit natin sa pagmimix ng mga gawa ng dough or mga baking, magluluto ng cake. Ganun. Kaya guys, nandito na yung item. Kaarating lang. Yan. KitchenAid stand mixer guys. Kaya bagong-bago pa to, ayan oh. Nakalagay pa yung sticker. Hindi pa nabuksan. Kararating lang dito sa bahay. Kaya ang gawin natin ngayon, mag-unboxing tayo guys ng kitchen equipment which is makakatulong sa akin kasi ika nga gusto ko pang mag-aral ng pagluluto ng matamis. Kaya ito na yung sagot nito. Kaya buksan na natin guys kung anong laman ito. Siya nga pala nung pagbili ko nito, ang swerte kasi dahil Christmas marami silang promotion. Nagkaroon sila ng libreng ice cream bowl. Yung ice cream bowl or ice cream maker. Nakita ko na ito siya. Ayan. Libre lang siya dito sa stand mixer. Yun nga. Kaya buksan na natin. Yung in-order ko pala ay Empire-Aid na stand-up mixer ng KitchenAid. Tapos 4.8 liter siya. Kaya tingnan natin kung dumpak ba yung pinadeliver, kung totoo ba yung item, kung 4.8 liters ba siya, tapos anong mayroon. Kasi yung nakasaad dito dun sa online nung dineliver ko, in order ko, kailangan may ano siya, may dalang ganito, may maliit na bowl, tapos may malaki na mixing bowl, tapos may yung parang salaan siya kung mag-mix ka ng mga item, dito mo na lang siya i-add. Tapos ito yung dough mixer, tapos ito yung whisk, tapos ito yung pad, mixing pad. Kaya buksan na natin guys. Andahan lang. Bali, regalo ko rito sa asawa ko eh. Tapos excited na ako. Ako na lang magbubukas. Nasa trabaho kasi siya. Yung nagkataong off ko kasi, buksan ko na para ma-check ko kung may kulang ba, matawagan ko yung supplier o yung binibilhan ko dito para sabihin kung anong mga kulang or may defect pa. Kasi, ano na to eh. Bali, na-order ko to mga almost 3 weeks ago. Tapos ka re-receive ko lang. Kaya buksan na natin guys. Uy. Alright. Anong laman ito? Yeah. Okay. Guys. So ang bumungad sa atin guys. Yung mga
parang promotional ano siya, guidelines or sa mga product nila, na mga guidelines or yung paano mo siya gamitin, ganun, parang manual na. Pero siguro may separate pa to na manual. Yan, kaya natin na gay. Yan. Oops, nakita ko na guys. Woo! Nakita ko na yung mixer. Pero ito guys, ito yung manual. Yan o, yan yung manual. Ito yung manual. May English language siya. Tapos may Portuguese. Ano nakalagay dito? Portuguese lang pala at saka English. Nakaiba din ang manual to. English lang at saka Portuguese na ano, na language. Yan. Ito guys, nakita ko na yung ano. Yung unang nasa gilid guys. Ayan. Oh, yan. Ito yung sinasabi ko na halimbawa, gumagawa kayo ng nag-mix kayo ng dough, tapos may a-add kayo ng sugar, dito niya ilagay, olive oil ba, sugar, or basta anything na i-add nyo na mga ingredients, dito ilagay, masasala siya diretso na sa mixing bowl. So, yan, kasama yan. Tapos, kailangan talaga nating tanggalin lahat to guys, kasi naipit yung mga bowl at saka ano, yung mga pad niya. Medyo mabigat. Yan guys. Dandahan. Oh my god, nahulog na yung pad. Yan guys. Yeah. Oh. Almost mga 10 kg yata tong mixer na to. Or more than. So nahulog yung pad guys. Mixing pad. Ito siya. Ito yung mixing pad. So nung nakit, yung tinilumalag ko sa kanina. So, ito yung mixing pad. Yan siya. Totoong nandito. Tapos, hanapin natin to. Lagay natin dyan. Hanapin natin to. Ito yung parang waste siya. So, andito din naman yung dough mixer. Yan. Dough mixer. Yan yung pangatlo. Yan. Yan muna natin lagay. Yan. Oops. Oh. Yun guys, yan yung artisan na 4.5 liter. Oh. Galing pa ng USA to, USA product to eh. Alam ko, ganyan yan para ma-open. Yan. Yun guys. So ito yung mixing bowl. Dito na siguro lahat. Oh. Yan na naman yung ano, promotional ano niya, promotional manual or something. Ito yung whisk. Yan. Yung pangalawa, nakita natin pangalawa. So yung una, ito siya. Tapos yung pangalawa, whisk. Tapos yung parang, ano siya, flour mixer or dough mixer. Tapos, ito yung ano, parang... Tapos, yung dalawang bowl na naman. Oh, ito. Nilagay nila yung isang maliit sa taas. Yan siya guys. Yan. Yung pinakadulo. Tapos, yung pinaka-mixing bowl niya. Ay, yan. Yan. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kumplito guys. Yan, 6. Yan. Tapos... Yan yung regular na order ka ng stand-up mixer. Artisan. Tapos, papakita ko sa inyo yung libre na ice cream maker.
So, lagay muna natin yung ano. Yan, yung box. Yung ice cream maker. Yan. Yan yung ice cream maker says. Yan yung parts ng ice cream maker. Ito yung mixer ng ano, ng ice cream maker. Okay, ito pala yung ano niya. So yan yun. Sa ice cream maker lang to ah. Product. Yan. Oh, yan may mga ano pa. Instruction. Yan. Ito yung manual ng ice cream makers guys. Yung wala nang laman. Ice cream maker. Tapos, ang itsura niya, maging nangyayari niya, ipapasok lang yan dyan. Tapos, op. Ano kaya ito? Paano kaya ito? Yun lang, hindi natin alam. Ano ba mangyayari nito? Ganun yan. Tapos... dapat may ano to. May isa pang parts. Tanggalin pala yung ano guys. Tanggalin tong parts na to. Tapos ayun. Ayun na ito guys. Ayan. Yun. Yun pala. Isusuot lang siya. Okay, gets ko na. So ganyan lang siya guys. Bali itong ano na to, wala siyang screw, isusuot mo lang siya. Higa ganun. Tapos siyang magkukunik dito pag ganyan. Siya nang umiikot. So ito yung ice cream bowl. Parang may tubig siya. Okay. Gets ko na, hindi ko pa binasa yung instruction. Alam ko na kung paano. Ang gawin pala, bago gagawa ng ice cream siguro, kasi nung nasa Armani Hotel ako, kailangan malamig eh. Kaso ito wala tong saksakan eh. Yung machine kasi namin malaki, may sarili na siyang nag-freeze dun sa machine. So ito, dahil may tubig, siguro ilalagay sa freezer muna. Bago ilalagay yung ingredients dito, tapos paanda rin ito. Yun, mangyayaring magagawa na siya ng ice cream. Gets ko na guys. So bago gagawa ng ice cream pala, ipifreeze muna to. Tapos, yun, pag tumitigas na yung tubig sa ilalim, kasi may sarili siyang tubig, yun. Kung tumitigas na, yun, magagawa ng ice cream. So demo natin guys. Yan, ilalagay natin to. Yan. Tapos itong ice cream mixing pad. Tapos ito yung
parang pin niya para mag-hold dito sa mixing pad. Igaganon lang. Tapos ito yung lock. I-unlock lang. Tapos i-down siya. Tapos siguraduhin naka-align siya dito sa mixing pad. Tapos yan, isaksak nyo na. Tapos itong lock na to, kailangan i-secure natin yung lock na to kasi ito yung nag-hold sa ano niya, sa parang magnetic niya na parang under. Tapos ito sa gilid, guys, dito yung speed. Yan. Yan yung speed, kung anong gusto nyong speed. 1, 2, 3, 4, 5, hanggang 10 siya. So, yan. Yan yung kung paano gagawa ng ice cream. Gets na natin. Okay. So, i-install ko na naman yung normal na pag-mix. Itatry natin, ha. Halimbawa, mag-mix, gagawa tayo ng tinapay. Ito yung mixing bowl. I-assume natin na nakasaksak to. So, kailangan nakalock siya, guys. Kailangan nakalock siya lagi. Yan. Halimbawa, mag-bake kayo ng ano, ng egg. O gagawa ka ng egg wash. Tapos ito sa ice cream, tutanggalin natin to. Tanggalin na. Yan. Sa ice cream kasi yan. Tapos, ilagay nyo lang to. Makikita nyo na parang may butas ito. Ito yung pinaka-lock niya, eh. Magsisilbing lock niya. So, i-twist nyo lang. Ganyan. Tapos, pag na-twist nyo siya ng ganyan, naka-lock na yan, guys. So, tapos, unlock di, i-push nyo yung unlock switch. Tapos, bababa na siya. Yan. Tapos, lock. Tapos, naka-assume na nakasaksak to. Yun. Magsisimula na kayo ng operation ng ano, pag-whisk. Tapos, ito naman yung speed. Yun, ganyan. Yun lang, guys. Galing. Tapos, makapili kayo ng ganito kung anong mga ano. Tapos, yung sinabi ko sa inyo kanina, yung purpose nito, yan, ganyan siya. Yan, oh. Halimbawa, nag-ooperate siya. Nag-ooperate siya, guys. Tapos, mag-a-add lang tayo ng ingredients. Halimbawa, olive oil, salt, sugar, o ano pang ingredients habang nakaikot siya. Tsaka technique, pag nag-mix kayo ng dough, kailangan low speed muna. Kasi pag bibilisan nyo, guys, may tendency na magliliparan yung mga ingredients kasi siyempre, umiikot yung whisk noon or yung pad ba. Siyempre, pag dry pa yun, lilipad yun. Eh, pag na-mix na ng konti, doon yun na mag-adjust kayo ng additional speed. So, yun, guys, yung unboxing natin. Yun yung iregalo ko sa misis ko. Matatuwa na siya dyan. Galing. So, salamat sa panood, guys. Sa ulitin, mag-unbox pa tayo ng gadget or mga equipment. Salamat sa panood. Don't forget to subscribe. Kuya Dong, salamat.